Toy. August 8 ngayon, 9:17 AM ng Sunday. So, ngayon, sabi kasi ng iba, hindi na daw profitable or puro talo na daw dito sa CryptoBlade kasi ganito kaysa ganyan, no? Wala na daw earnings kasi nga naman, nung Friday, nasa ano pa tong CryptoBlade scale, nasa 2,000 pa siya. So, 7 days, yan siya. So, review natin, good pa din. So, half na lang yung rating, halos bad na nakalagay. So, 7 days natin. So, ang taas niya pa ng 3-3. 2-6. August 3, ngayon. 24 hour, as of today. Yan, nasa 1531 na lang. So, nakapag-TP na tayo dyan. Kaya, makikita nyo sa tab ko, may madami-dami na akong nakakalat na siya. So, ngayon, tayo sa, ano. So, ngayon, nag-stake na kasi ako sa first stake ko nung 0.02. So, magkano ngayon si 0.02? Ang kinita ko nung unang-unang battle ko. Bago ko i-stake. So, 30 pesos na lang siya. So, sabi nila, hindi na daw profitable or fake na daw yung game, no? So, siguro para sa kanila, yun ang tingin nila sa game na to, na fake yung game. Kasi nga, ang baba ng palitan ng skills. So, ngayon, try na lang natin umatak. Kasi tayo, attack lang. So, punta tayo ngayon. 120 stamina lang kasi ginagawa ko. Ang ginagawa ko kasi, 120, tapos 160, or 120, 120. Yung iba, 200 eh. So, ngayon, level 34 na ako. Gamit ko 5-star na Earth. So, try natin. So, eh, nakikita nyo, ang taas ng kalaban, no? Puro 1973 na sila. So, I'm gonna try the Earth na lang, Earth element. Kasi sabi nila, hindi na daw profitable. So, tignan natin kung profitable pa ba talaga. Or break-even na, or abonado ka pa. Pero, well, oo, sa totoo lang, kapag new entry kayo sa game na tong CryptoBlades, hindi pa siya profitable kasi talo pa kayo sa gas fee dahil yun sa Oracle balance. So, ngayon, ang kinita mo lang dyan is 0.02. 36 pesos lang yun. So, syempre, babawasan pa yun ng BNB. Ang taas ng BNB ngayon dahil sa NFT games. So, ang BNB na yan ay 13. So, roughly, gamit tayo ng calculator para accurate. Pati mga ano. So, sa calculator natin, 36.57 minus. Sana tayo. Minus, magkano ang gas fee? 13.13. So, meron ka pa rin 23 pesos, no? Doon sa isang battle mo, sa level 34. 120 stamina lang yun, ah. Ngayon, try natin dito sa may level 33. Kasi, ang ginagawa ko nga rin ngayon, pag nabawi ko na yung mga pinanggas ko sa game, tapos nag-upgrade ako ng weapon, ng character, para mag-level up. Kasi yun na lang yung high earnings ngayon, eh. Pag mataas yung level nyo sa in-game ng CryptoBlades, mataas na rin yung earnings nyo. So, kung level 1 kayo hanggang level 21, medyo hindi pa siya profitable. Break-even lang. Lalo na kung 3-star pa kayo. So, mararamdaman nyo yung profit or yung kita nyo kapag nasa level 31 and above. And at least dapat 4-star. Recommended ko na yung 4-star. Dati kasi 3-star lang. Pero nagbago kasi si CryptoBlade ng rewards. So, mababa siya. So, 5-star talaga yung gamit ko ngayon. Talagang pinurso ko yung 5-star. So, ngayon, dito tayo ngayon. Sa level 33. So, pinakamababa ko is itong lightning. So, fight natin. 5-star weapon gamit natin. Kasi, ang taas din ng BNB ngayon eh. Kung titignan nyo dito, bumulusok yung token ng BNB. Dahil din sa NFT games. Ayan, no, nasa 17k. Dati niya nasa 15 dahil sa
Binance dahil din sa NFT games, so bumulusok din yung coins nila. So, ayan, balik tayo. So, ganun pa rin ang 0.02 pa lang din ang kitaan dito. Sa level 33, so 35. So, roughly estimate, ganun pa din, nasa 23 pesos ka pa din. So, sa apat, 80 pesos times 2, 160 clean na yon for that day. Pero depende pa rin yan sa skill. Kung tumangat ang skill, syempre, angat din yung reward. Eh, ngayon kasi ang bagsak na bagsak yung skills. So, what tayo magagawa dyan? So, kung level 1 kayo, wag, yun. Kapag level 1 kayo hanggang level 21, no, hindi kayo profitable na. Kasi, try natin sa earning calculator. 5 star with 350, 356, 324. Calculate natin. Ang kinikita ko na lang dyan per month ay $47 per month. Pag assuming na wala kang talo, ah, daily profit mo nasa 150, ganun, 160 na lang siya, clean. So wala tayong magagawa dyan, that's how the game works. So ngayon hindi tayo a-attack, so nakita nyo naman lahat is fire, water, so hindi tayo a-attack dyan. So don't be greedy na hindi kayo makaka-attack on that time, kasi pag natalo kayo dyan, nagsayang kayo ng pera na 23 pesos. So tignan nyo na lang sa ibang characters nyo kung ano pa ang kaya nyo. So labanan nyo na lang. So kagaya din nito, nasa 102, medyo mataas yung XP nya. So mahirap labanan, no, kasi baka matalo, kasi siya ang pinakahalos pinakamataas na siya, pinakamababa kasi 17k. So magkano lang naman ang kikitain nyo dito pag ganito kataas? So tingitignan natin kung magkano ang kikitain nyo kapag hindi yung pinakamababa yung nilabanan nyo. So siya yung pinaka, siya yung pangatlo sa pinakamataas dito sa kakalabanin natin. So fight natin yan. So syempre wag yung tignan, kasi nakakatakot. So yun, balik tayo dito sa, so yun, you lost a fight. So yun ang gagawin nyo, wag kayong susugal. Ako kasi pinapakita ko lang din sa inyo na kahit papaano is labanan nyo na lang talaga yung pinakamahina. Kasi it's a gamble game. So, dito tayo babawi. So, natalo ka ngayon with, ngayong araw ng 20 pesos. No? Tsaka, 20 pesos na earning, paper loss yon. Tapos, pero pinaka-loss mo dun is yung gas fee mo. Yun ang pinakamasakit dun. Kasi ang gas fee mo ay fixed. So, kung talo ka naman, ang gas fee mo lang dun is 11 pesos lang. Plus the 160 stamina. So yan, pinapakita ko lang din sa inyo na kahit papaano, kahit natatalo, eh, tiwala lang. Tiwala lang sa game. So ngayon, balikan natin yung level 32. So, hindi ko pa siya malalabanan. So ang kinita ko lang ngayon, hanggang nagbablog ako, 5 minutes, is 46 pesos and 88. Assuming na manalo ka, plus 23.44. Meron ka ng clean 70 pesos. Tapos, ita-times mo yan ngayon sa 3. Palagay mo, natalo ka ulit mamayang gabi. So, meron kang 210 pesos, no? Clean na yan, ha? Ang computation ko nito is bawas na yung gas fee. So, clean na yan. 210 pesos. So, palagay na lang din natin na hindi ka natatalo. 23 pesos, 0.44. So, balik tayo dito. So, balik tayo sa calculator. 23 pesos. Clean na yan. Clean. Clean. As in, bawas na yung gas fee. Ita times mo yan sa 4. Kasi 4 siya. 4 yung player ko eh. So, 93. So, sa 93 na yan, yan yung parang laro ko sa 120 na stamina. So, ita-times mo ngayon yan sa 2. Kasi minsan 2 times ako naglalaro eh. 187. So, pwede-pwede pa rin. Clean na yan ang 187. So, ita-times mo ngayon yan sa 7. So, clean 1-3 ka pa din per 7 days. Yun lang, mababa talaga kasi mababa din talaga si skill.
So hindi mo yan mapipredict, hindi niyo yan mapipigilan kasi mababa. Tsaka mababa yung reward system ngayon ng Oracle at ng CryptoBlade. So kung tatanungin niyo ako kung profitable pa ba, yes, profitable pa din siya. Pero syempre, ayan, 23.44 nga pala. So profitable pa din siya. Yes, oo. Pero dapat kasi para maramdaman niyo yung ganung profit is dapat naka-level 30 plus na kayo, 31 and above. Tapos dapat naka 4 star or 5 star weapon na kayo kasi kung hindi kayo naka 4 star tapos ang gamit niyo lang si 3 star, palagay natin kung gamit ko pa rin to as today, no? So palagay natin 3 star earth tapos yung chat ko is 381. Calculate. So, ang baba, magkano lang ang kikitain mo dyan? Centavos lang talaga. Tapos, ang monthly profit mo ay $4, which is nasa 200 pesos. Kung 50 pesos ang palitan. So, kung 5 star kayo, tapos gamit nyo lahat yung characters nyo, ayan, yung weapon nyo na Earth Element kayo, level 31, level 34 pala, tapos stamina nyo is 160, tapos Earth, tapos strength na 350. Nga pala, nabili ko kasi to kasi nabawi ko na yung, hindi ko naman nabawi, so ginamble ko pa rin, nag-gamble lang ako, nag-forge ako, dun ako kahit papano nag-earn sa forging. Yun lang, lakasan ng loob. So, 3, 2, 4. So, calculate. So, medyo malaki ang agwat, no? Nakita nyo, kung 4 star lang kayo, nasa $0.4 lang yung inyong kinita sa 7 days. Pero pag 5 star na kayo, nasa 50 pesos na yan. So, $134 yung inyong kikitain sa 1 month. So, yun. Hindi ko lang alam kung wala pa tong gas fee. So, palagay mo na lang meron kang gas fee. So, yun lang pinakamasakit ngayon kasi ang taas ng BNB. So, yun siya. Pero, para sa akin, as recommended, ha, kumuha kayo at least 4 star and 5 star weapon para maramdaman nyo kahit papano yung earnings. Kasi kung wala, hindi nyo ganong mararamdaman. Mga 7 pesos lang yun. Pero, 7 pesos is little pero money pa rin ang pinag-uusapan and profit pa din yun. So profitable pa rin para sa akin si CryptoBlade. Kung ito lang ang kukunin yung source of income, eh wag niyo na lang ituloy kasi syempre maghanap kayo ng day job or other kunan niyo ng pera kasi hindi siya makakabuhay ng pamilya as today. Lalo na yung paluan niyo ng weapon or paggamit niyo ng stamina is ganyan. So ngayon hindi ako gagamble na para kahit papano, isang losses lang yung nangyari sa akin. So, yan. Birthday ko dito sa CryptoBlades, August 8, 2021, 9:32 AM. Is profitable pa rin siya for me. Para sa akin, ha. Hindi ito sinasabi ko na mag-invest kayo or something like that. Para sa akin, is still profitable. Is kasi, once may pumasok sa iyong pera, kahit piso lang yan, or 50 cents lang yan, is it what you called, yan pa rin yung tinatawag nyo na profit pa din siya. Kasi may pumasok, may earnings pa rin. Yes, maliit, pero still earning pa rin siya or profit pa rin na tinatawag. So, yan lang mga kalokotoy ang verdict ko sa CryptoBlades update ko ngayong August 8, 2021 na kahit papano, para sa akin, ulitin ko, para sa akin is still profitable. Basta as long as you have level 34, or level 31 and above or 4 star to 5 star weapon. So update tayo no, CryptoBlades. Additional ko lang to, additional features ko para matapos yung vlog ko. So dito sa Discord niya, nag-upload si Crudge ng yesterday ng 1:49 PM na it's been late for CB team but we wanted to get some security enhancement and bug fixes. Push out to the main net. So times 10 yung forging. Successful na siya, wala na siyang errors, no? To make the lost of time, yan, nagkaroon ng 25% off sa times 10 forging. So, okay na din yan. Tapos, raid and PB per mid-grade progress today and remain our highest priority. So, magkakaroon tayo ng PBP. More details on Founder Shield.
Tapos Hellbound Execution, is it going to go down to your starter 1-star sword? So nakalagay dito kahit papano is at least 2-star and above. So yun lang tayo dito sa Crypto Blade. So ngayon, ulitin natin, para for me, profitable pa din si Crypto Blades kasi earning, still earning kahit na 2 pesos yan, 3 pesos. Yes, may kuryente kayong binabayaran. Yes, may wifi kayong binabayaran. Pero wifi and electricity is lagi nyo na magamit yan. So kung ayaw nyo gumamit ng laptop, kagaya ng ginagawa ko, playable si Crypto Blades IO sa MetaMask nyo na browser. So ingat lang kayo ulit. Lagi kong sinasabi na ingat kayo lagi dito. Always input sa MetaMask and then ingat kayo din sa MetaMask, baka ma-phishing kayo. Phishing means maging hack yung inyong account. So vulnerable siya sa hacking. So be cautious and laging mag-ingat sa hack account and lalong-lalo na sa seed phrase para iwas hack. So yun, i-end ko na yung video ko na to. Ina-saying na Crypto Blade for me is still profitable. Yun lang. Salamat mga lokotoy. Thank you and God bless.